December 24, 1979. Nakatayo si Canole sa harap ng kanyang bahay nang biglang narinig niya na dumarating ang mensahero. Bossing! Merry Christmas! Merry Christmas! Oh, Merry Christmas. Teka, huwag mo sabihin kahit na Pasko nagtatrabaho ka. Bossing, bukas pa ang Pasko. Bispiras pa lang ngayon. Pero ang totoo niyan, Bossing, hindi naman ako nagpunta rito para sa trabaho. Naalala kasi kita eh. Aba, himala. Eh Bossing, naisip ko na baka mamaya malungkot ka pala rito. Tapos wala ka man lang handa. Kaya eto, dinalang kita ng panghanda. Oh, Bossing, Merry Christmas! Eh ano namang pamasko ko sa'yo? Meron syempre. May bonus yata ako. Kaya syempre, hindi kita malilimutan, Bossing! Ah, nakasobre pa yan. Wow! Very good! Napakahusay mo talaga. Salamat dito ah. Nako, wala yun. Eh Bossing, sa bagong taon, kung wala kang pupuntahan, doon ka na lang sa bahay. Sa bahay ko? Welcome ka doon, Bossing! Ah, paano? Ikaw lang talaga sinadya ko eh. Kasi nga, naisip kita na baka wala kang panghanda sa Pasko. Bossing! Ha? May sinasabi ka? Bossing naman eh. Kanina pa ako nagsasalita dito. Di ka naman pala nakikinig. May narinig kasi ako. O paano? Salamat dito ah. Sige Bossing, alis na ako. Natuwa si Canole sa pagdating ng mensahero sa kanyang bahay. Kasabay kasi din noon nang marinig niya ang panawagan ng kanyang kapanalig kaibigan na si Amahan. Si Amahan ay tubong Mindanao. Ayon sa pagtawag nito sa kanya sa pamamagitan ng hangin, kailangan siya roon dahil meron silang matinding pagsubok na halos hindi nila malampasan. Kahit sabihin na kinabukasan ay araw na ng Kapaskuhan, hindi nagdalawang isip si Canole na pumunta sa lugar ni Amahan dahil meron pa namang biyahe. Katunayan, sa barko na nga nagpasko si Canole. Nakikita niya ang bawat pamilyang kasama niya sa barko. Lahat masasaya. At ang iba pa rito'y may kanya-kanyang dala na pagkain. Bukod tangi si Canole na walang dala noon dahil wala na siyang oras para sa pagluluto. Ang hindi niya alam, sa barko pala pag inaabutan ng Pasko, nagdadaos din ng kasiyahan ang mga tauhan ng barko. Kaya't nang mapansin ng isang tauhan ng barko na siya'y walang kinakain, mabilis siya nitong inabutan. Nagpasalamat naman siya rito. Inabot siya ng halos 3 araw bago niya marating ang bahay ni Amahan. Ikinagulat pa niya dahil meron itong 2 kasama na bago lang sa kanyang paningin. Kamusta, Amahan? Ah! Kapanalig! Mabuti naman at dumating ka. Siyempre. Kamusta nga pala rito? Tsaka, sino tong 2 kasama mo? Ah, mga yan! Yan ang mga bago kong kasangga. Siya si Vertigo. Hindi siya masyadong nagsasalita dahil napakaseryoso ng taong yan. Etong isa. Ayan si Yabot. Malaking tao. Nakakasindak sa taba. Malakas yan. Kahit kasing bigat pa ng bahin na bato ang ipabuhat mo dyan, kayang-kaya niya. Hindi ba, Yabot? Oo naman. Lahat ay aking kakayanin. Vertigo,
Sa pagkakataon na ito'y sana naman magsalita ka. Siya nga pala, Kanole, ang aking kanang kamay ay namatay na. Ano? Si Jonas? Oo, namatay siya dahil sa matinding karamdaman. Oh, bakit di mo ginamot? Kung kaya ko lang, bakit hindi? Naniniwala ako, yung nagbigay sa kanya ng karamdaman ay kasalukuyang pang nakabaon sa lupa. Bueno, kaya kita ay pinatawag dito dahil doon nga sa problema na yon. Siguro naman, natatandaan mo pa ang dato ng mga gabunan na ibinaon natin isang dekada na ang nakalilipas. Sino dun? Ha? Nakalimutan mo na? Ibig kong sabihin, sino sa mga dato na yun? Ay, sa dami mo kasing nakakalaban, Kanole, halos hindi mo na maalala kung sino-sino ba sila. Alalahanin mong maigi yung ibinaon natin sa Burol, isang dato ng gabunan na kayang maging dalawa ang pangangatawan. Natatandaan ko na. Bakit? Anong meron sa kanya? Kanole, nararamdaman ko na siya'y muling mabubuhay. At sa kanyang pagbangon, tayo ang agad niyang hahanapin. Kailangan natin itong agapan. Ayokong masira ang lahat ng ating ipinundar dahil lang sa gabunan na yon. At huwag nating hayaan na makabalik siya sa kanyang pugad dahil natitiyak ko magkakaroon na naman ng sungay at pangil ang kanyang mga iniwan sa oras na makitang muli siyang nabuhay. Pero paano siya mabubuhay? Yun na nga eh. Paano nga ba siya mabubuhay? Yan ang palaisipan sa akin, pero hindi ako maaring magkamali. Talagang merong gumagawang paraan para mabuhay ang dato ng gabunan na yon. Unahan na natin sila, Kanole. Ganun ba? O sige. Si Amahan, ito yung klase ng kapanalig na kayang pagtakpan ang sariling isipan para hindi mabasa ni Kanole ang tumatakbo sa isip nun. Ganun pa man, okay lang yun kay Kanole dahil napakalaki ng tiwala niya kay Amahan. Vertigo, bakit ba ay mo magsalita? Pipi ka ba? Wala ka bang dila? Maitanong ko lang sa'yo, saan ka ba nagmula? Patungkol dyan, Kanole, ako na ang sasagot. Yang si Vertigo ay tubong parang Maguindanao. Ang kanyang ina at ama ay dayuhan lang sa lugar na yon. Alam mo bang si Vertigo ay nagkaroon ng pobya dahil araw-araw nagkakaputukan sa kanila. Isa yon sa naging dahilan kung bakit inaral ni Vertigo ang ganitong klase ng buhay para makaiwas na rin. At siya nga pala, kaya siya naririto. Dahil makakasama natin siya sa muling pagpaslang natin sa dato ng gabunan kung sakaling totoo ngang ito'y bumabangon. Ito namang si Abot. Saan naman ito nang galing? Siya ay tubong bukid noon. Anak siya ng magsasaka. Sinabi niya sa akin, bago niya marating ang ganitong larangan, noong bata pa siya, kitang-kita niya kung paano kinain ng mga gabunan ang kanyang ama at ina. Yon ang nagtulak sa kanya para aralin ang ganitong buhay. Ganun ba? Oy, kamusta ka naman, Yabot? Mabuti naman ako, kahit papaano. Alam mo, Amahan, masyado ko naiintriga dito kay Vertigo. Ay, hayaan mo na siya, Yabot.
Hayaan mo na siya. Magsasalita din yan kapag ginusto niya. Siya nga pala, kapanalig. Kailan ba tayo lalakad? Kahit mamaya. Mamaya agad? Oo. Pinapahupa ko lang ang kasiyahan ng mga tao. Tiyak na magpahanggang sa ngayon. Meron pa ring aftershock ng handaan nung nakaraang araw. Alam mo naman, Pasko. Sabagay, tama ka. Makalipas ang 2 oras, lumakad na sila. Nangunguna si Canole sa paglalakad. Pagdating nila sa unang bahay, agad silang hinarang ng 2 lalaki. Pilit sila nitong pinapapasok sa bahay. Sinasabi nilang napakarami pang handa nung Pasko, kaya't kinakailangan matikman din ito ni Amahan. Eh nako! Pasensya na kayo. Marami din kasing handa sa bahay. Maari bang sa bagong taon na lang tayo muli magkita-kita? Huwag kayo mag-alala. Dadalaw ako sa mga bahay nyo. Napansin ni Canole na ganon nire-respeto ng mga tao si Amahan. Nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa marating nila yung pinakapaahan ng burol. Nung una si Canole ang lumalandas dahil sa tagal niyang hindi na nakakapunta sa lugar na yun. Medyo nakalimutan na niya ang daan. Kaya't siyabot ang pinaglandas ni Amahan. Sa tagal naglalandas ni Yabot, nahirapan din ito dahil nga wala talagang daan. Ayon nga kay Yabot, nang mapuntahan niya ang lugar na yon, hindi siya dumaan sa ibaba, bagkos tumatalon-talon lang ito. Malayo pa ba, Yabot? Kunti na lang. Natitiyak kong mararating na natin yun. Kunting-kunti na lang. Halos 1 oras pang lumalandas si Yabot. Hanggang sa nang nakita nila ang isang dating palatandaan. Ito, tama, naaalala ko ang batong muhon na ito. Diretso na lang, Yabot. Oh, sige. Alam ni Canole na 1 oras na lang ay mararating na nila yung pinaglibingan. Hindi nga siya nagkamali dahil natanaw na ni Canole yung krus na kahoy kung saan nakatarak ito sa tapat ng pinaglibingan. Oh! Teka! Nasaan na? Iyon ang sinasabi ko. Mukhang nakabangon na siya, Canole. Yan ang aking nararamdaman. Lagot tayo. Paano siya nabuhay? At sino? Sa pagkakataon na ito, dito na nagsalita si Vertigo. Binuhay siya ng kanyang mga kaibigan. Naniniwala ako na nahuli lang tayo ng 1 oras at dito sila dumaan. Sigurado ka? Sigurado ako. Nakikita ko pa ang kanilang mga bakas. Tinungo nila ang sinasabi ni Vertigo. Hindi nga sila nagkamali dahil inabutan pa nila ang mga salarin sa pagbuhay sa gabunan. Huminto kayo! Ha! Akala nyo siguro makakatakas kayo sa amin. Hinto! Nagtinginan sa kanila ang mga yun at dito'y nakilala ni Canole ang nasabing dato ng gabunan. Payat na tao, maliit at walang buhok. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Nung nilibing ka namin noon, napakalaki mo. Pero ngayon, hindi ako makapaniwala. Ikaw na ba talaga yan, dato? Huwag mo siyang mamaliitin, Canole.
iba ang nararamdaman ko sa kanya. Napansin ni Canole na yung nasabing dato na muling nabuhay ay patingin-tingin kay amahan. Maya-maya pa, hinarap na siya nito at sinabing, "Masyado kang nagpapaniwala!" "Ano? Anong ibig mo sabihin?" Si Vertigo, si Yabot, pati ang mga kasama ng dato ay sabay-sabay na sumugod kay Canole. Naguluhan pa siya nung una kung bakit. Kaya lang, nang mapansin ni Canole, na desperado ang mga ito para siya'y paslangin. Dito na siya ng laban, pero naunahan siya ni amahan. Gamit ang mahiwaga nitong tungkod, sinaksak siya nun mula sa kanyang likuran. "Ngayon, natupad na ang aking matagal na pinapangarap. Mamamatay ka, Nolesto, at hindi yan makokontra ng iyong mga mutya, maging ng iyong mga gabay. Sa tagal nating magkaibigan, naaral ko na ang lahat-lahat patungkol sa iyong buhay kung ano bang meron sa'yo. Ngayon, magiging sakin na ang lahat ng meron ka." Hindi makakilos si Canole nang matusok siya ng mahiwagang tungkod ni amahan. Ang pakiramdam niya noon para bang hinihigop ng kanyang tungkod ang kanyang dugo at lakas. Hanggang sa nakita na lang ni Canole, si Yabot, tapos si Vertigo ay isa-isang tinatanggal ang mga nakabaon na mutya sa kanyang katawan. Habang ito'y ginagawa ng dalawa, mas lalo niyang nararamdaman ang unti-unting panghihina. Tapos, yung datong nabuhay ay mabilis na tumakas. "Ako lang pala ang papatay sa'yo. Mabait ka sana. Maganda ka makisama. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay mapapasayo ang iyong mga kaibigan. Hindi sa lahat ng oras kami ay magiging sunod-sunuran. Ang mali mo, masyado kang nagtiwala. Alam mo bang matagal kong inantay ang pagkakataon na ito? Inantay kong mapasakin ang lahat ng meron sa'yo. Kaya ngayon, Nolesto, lasapin mo ang iyong kamatayan." Tuluyan nang pumikit si Canole. Senyales na ito ang kanyang unang kamatayan. Itinapon si Canole sa napakalalim na bahagi ng karagatan. "Ano nang susunod na gagawin natin, amahan, ngayong nagtagumpay ka na sa pagpatay kay Nole?" "Vertigo, katulad ng aking sinabi, mapatay ko man siya pero may kulang pa rin. Gusto kong lahat ng kanyang mga kapanalig ay aking mapaniwala na sa akin na isinalin ni Canole ang pagtitiwala at pamumuno. At hindi lang yan, pupuntahan natin ang kanyang bahay sa kabundukan at lahat ng kanyang mag-aaral sa akin magtutuloy ng pag-aaral, at kung meron mang susuway, sila ay aking papaslangin." "Maganda yan. Gusto ko yan." Una nilang pinuntahan ang mga kapanalig ni Canole. Napakahusay magsinungaling ni amahan. Sinasabi nitong si Canole daw ay maninirahan na sa lugar ng kanyang gabay, kaya't kahit kailanman, hindi na ito magpapakita sa kanila. Hindi naman makapaniwala ang mga kapanalig niya. Pilit na humahanap ng ebidensya ang mga kapanalig na pinagsabihan ni amahan.
Pagkatapos nila, puntahan ng lahat ng kapanalig sa banda ng Mindanao. Sumunod nilang puntahan ng Visayas. At dito'y nakasalamuhan nila ang isa sa kapanalig ni Canole na merong malakas na paniniwalang hindi pa siya patay. Kailanman hindi ako maniniwala na si Canole ay bigla na lang mawawala. Sabihin mo sa akin, amahan, yung totoo, saan siya nagpunta? Maniwala ka o hindi sa akin, iyon ang totoo. Patay na si Canole at doon na siya maninirahan sa lugar ng kanyang mga gabay. Sa lugar na yon, wala siyang takas. Alam mo ba, nagalit pa nga sa kanya ang kanyang mga gabay. Dahil minsan ay sumusuway siya sa ipinag-uutos ng mga ito. Gabay na rin niya mismo ang nagparusa sa kanya. Kaya't ipinararating sa akin at sa inyo ni Canole na magmula ngayon, ako na ang mamumuno sa ating samahan. Ganun ba? Pag-iisipan ko. Huwag mo nang pag-isipan pa. Tama ang mga narinig mo. At magiging tama ang desisyon mo kapag ako na ang sinunod mo. Hindi na kami magtatagal. Aalis na kami. Dahil sa ang isang kapanalig na yon ay walang paniniwala, sinikap nitong puntahan ng iba nitong kakilala na kakilala rin ni Canole. Pilit nitong inaalam kung meron ba silang alam sa pagkamatay ni Canole. Ayon naman sa mga napagtanungan niya, dumaan na roon si amahan at sinabi na nga na si Canole ay doon na maninirahan sa lugar ng kanyang gabay. Sumunod na pinuntahan ni amahan ang bahay ni Canole sa kabundukan. Ikinagulat ng kanyang mga mag-aaral ang pagdating ni amahan sa lugar na yon dahil hindi naman nila ito kilala. Imposible ho'y sinasabi ninyo. Walang sino man ang makakapatay kay maestro. Maliban na lang kung kukunin na siya ng ama. Kung sino ka man, matandang mahaba ang balbas na mayroong hawak na kakaibang tungkod, hindi mo kami maluloko. Hindi papatay si maestro. Hoy bata, matuto kang sumagot ng maayos sa aming amahan. Wala akong pakialam. Hindi ko siya kilala at hindi ko siya rerespetuhin. Mawawalan kami ng galang sa kahit na kaninong tao, lalo na pagsasabihin niyong namatay ang aming maestro. Hindi kami naniniwala roon. Nakapila ang mga mag-aaral ni Canole na animoy lalaban na anumang oras. Eto namang si amahan, pilit niyang isinisiksik sa isip ng mga mag-aaral ni Canole na tunay nga itong namatay. Magpasalamat nga kayo eh, dahil pinuntahan ko pa kayo. Ito kasi ay ibinilin niya sa akin. Ang sabi pa nga niya, sumama kayong lahat sa akin. Hindi! Hindi kami sasama sa iyo. Niloloko mo lang kami. Ah, ganon. Yabot. Vertigo. Sige, kulatain ang mga batang yan. Kinulata ni Vertigo at ni Yabot ang mga mag-aaral ni Canole. Habang si amahan ay nakatingin sa puno kung saan naroroon ang alaga ni Canole, maya-maya pa pumasok ito sa loob ng bahay at lahat ng mga importanteng gamit ay pinagkukuha ni amahan at sinilid sa sako. Matagal pa ba kayo riyan? Konti na lang. Hoy mga bata, ito ang tandaan nyo sa isip nyo ha. Wala kaming pakialam kung hindi kayo maniniwalang patay na ang inyong maestro. Pasalamat kayo, sumunod pa kami sa utos niya bago siya mamatay. Vertigo. Nakakatakot ka sana
dahil meron kang makapangyarihang kampilan. Konti na lang sa'yo, magiging ano ka na. Dapat sa inyong lahat, tubuan kayo ng sungay. Hehehehe, sungay baka mo? Amahan na. Sige Vertigo, tapusin ang mga yana. Nang mapansin ng mga mag-aaral ni Canole na talagang hindi sila nagsasabi ng totoo, lahat sila ay umalerto at nilabanan si Yabot at si Vertigo. Hindi ganong kadali napatumbahin ang mga mag-aaral ni Canole, lalo na't wala namang bago sa kanila. Karamihan sa kanila ay nasa 7 taon na roon. Dahil sa dami nilang natutunan, ginamit nila ito bilang pangdepensa kay Vertigo at kay Yabot. Nagulat na lang si Amahan nang makita nitong bulagta ang dalawa niyang kasama. Ikaw! Ikaw nang susunod, tanda! Aha! At may lakas pa kayo ng loob para magaganyan. Oo! Patay na siya! At ako ang pumatay sa kanya! Ano? Mahirap bang paniwalaan ang sinabi ko? Ako ang pumatay sa kanya. Bakit mo nagawa yon? Ginawa ko yon para mapasakin ang lahat ng meron siya. Mahina si Nolesto. Masyado siyang nagtiwala. Ganon? Ngayong sinabi mo sa amin yan, mananagot ka, tanda. Magbabayad ka! Sabay-sabay na sumugod ang mga mag-aaral ni Canole gamit ang kanilang natutunan. Kaya lang, sa lakas ng hawak na tungkod ni Amahan, lahat sila ay tumilapon. Yung isa pa nga sa mag-aaral ni Canole, napilayan. Yabot! Vertigo, tumayo na kayo dyan. Tapusin nyo na ang mga batang yan. Pagtayo ng dalawa, mas lalo silang parang nag-aapoy sa galit. Sinugod nila ang mga batang mag-aaral ni Canole, kaya sila nagtakbuhan. Dahil sa kabisado nila ang lugar na yun, pinasunod nila doon yung dalawa. Alam nila kung saan nakapwesto ang mga mahihiwaga sa lugar na yun. Kusang pumasok yung dalawa sa isang kuweba kung saan doon naninirahan ang isa sa nagsasanay sa kanila. Ngayon nyo lang narinig yan na bukod kay Canole ay meron pang nagsasanay sa kanyang mga mag-aaral. Ito ay napakadelikado pagdating sa mga kaliwa. Kaya't pagpasok ni Vertigo at ni Yabot doon, agad na sumarado ang pintuang bato. Pagkatapos noon, agad silang bumulagta dahil nawalan sila ng hangin. Pagbalik ng mga mag-aaral ni Canole sa lugar kung saan nakatayo si Amahan, ikinagulat niya dahil hindi na nakasunod pa ang dalawa nitong kasama. Patay na sila, tanda! Kung inaakala mong mauuto mo kami, pwes nagkakamali ka. Ah, ganon. Siguro naman ay pagkakataon nang para kayo naman ang aking paslangin. Nakikita niyo ang aking tungkod? Ito lang naman ang ginamit ko sa inyong amo para siya'y aking patayin. Gagamitin na ni Amahan ang kanyang tungkod upang lipulin ang mga mag-aaral ni Canole. Nang ito'y itarak niya sa lupa, ramdam ng mga batang mag-aaral yung kaunting yanig. Tapos nang ituturo na ito sa pwesto ng mga bata, nang biglang nakita niya si Canole na humarang. Buhay ka pa! Akala ko'y patay ka na! Doon ka nagkakamali. Baka nakakalimutan mo. Hindi lang iisa ang aking wisyo. Kaya ko maging 3, 4, 5, 6 hanggang 10. Hindi! Hindi ito totoo! Isa ka na lang multo!
Amahan, oo, sabihin nating naloko mo ko. Sabihin na nating nauto mo ko. Pero hindi ikaw ang siyang taong makapapatay sa akin ng tuluyan. Oo, natanggal mo ang aking maskara. Pero hindi ibig sabihin nun, panalo ka na. Yung katawan kong hinulog mo sa malalim na bahagi ng karagatan ay muling nagkaroon ng buhay dahil sa tulong ng mutya ng tubig ko sa katawan. At hindi lang yun, sa tulong na rin ng aking mga gabay. Kaya humanda ka, amahan. Ikaw ngayon ang dadaling ko kung saan. Dahil sa alam na ni Kanole ang kulay ng buto at dugo ni amahan. Kahit sabihing gumamit ito ng mahiwagan niyang tungkod, hindi ito iniinda ni Kanole dahil sa pakikipaglaban niya rito sa sarili niyang lupain, lahat ng mga nakatira doon nakakakuha ng simpatya. Pati ang mga ito ay nakikipaglaban na. Maging ang alaga ni Kanole na siyang nagtuturo din sa kanyang mga mag-aaral ay lumaban. Ibinulong pa nga sa kanya na yung dalawang kasama ni amahan ay namatay sa sarili nitong tirahan. Ganun ba? Pwes ganun din ang gagawin natin sa kanya. Pasensya ka na, amahan. Hindi na binigyan ng pagkakataon ni Kanole na makapanglaban pa si amahan. Dahil nang suntukin niya ito kasama ang kanyang gabay, hindi na ito nakabangon at nagising. Magpagayon pa man, humihinga pa rin naman si amahan at dali-daling binitbit ito ng kanyang mga mag-aaral at ipinasok sa kuweba ng isa niyang alaga dahilan ng kanyang kamatayan. Sayang naman tong tungkod niya. Napakarami pa nitong pwedeng gawin. Hindi ko hahayaan na mabulok ka lang at takasan ng sarili mong gabay. Gagamitin kita at ipapamana kita sa aking mga mag-aaral. Mabait sana si amahan. Kaya lang ang problema, umiral dito ang inggit. Iba talaga ang nagagawa ng inggit na kaibigan. Handa itong pumatay para lang sa pangsarili nitong kapakanan. Yung tungkod ni amahan ay ipinamana ni Kanole sa isa niyang mag-aaral na nagtapos na nung taon na yun. Sinabi niya rito na makapangyarihan ang tungkod na yun at ito ay purong sakanan. Nakakalungkot lang isipin kung bakit merong mga kapanalig na kanan ang naliligo ng landas. Nakakalungkot lang isipin na bakit kailangan niyang kaingitan ng isang kaibigan nang dahil sa inggit, nagawa niya itong paslangin. Magandang gabi, ito po ang ikalawang kwento natin sa araw na ito. Pasensya na po sa mga hindi ko nare-replyan sa Viber. Hirap po kasing i-open. Maraming salamat and good night sa inyong lahat.